ولد جميل. Si Muhammad ay pinalitan natin ng anak. Pinalitan natin ng anak. So ito ang kapalit ni Muhammad. Ako ay batang guwapo. Kung papalitan mo ng iba, para hindi mo alam sino siya, kung sino tinutukoy, tulad ng buwa. Buwa, wala nun, jabilon. Ang buwa, siya. Siya ay batang guwapo. Hindi natin alam kung sino siya. Hindi natin alam kung at sino yung tinutukoy natin. Ha? Yun ang kapalit ni Muhammad. So ito, ang handa ay ikaw na dalati. Yung kausap mo, ha? Kaharap mo. Ikaw. Ito yun, ha? Handa sa Tagalog lugar Arabia. Ikaw ay marunong magsalita ng lugar Arabia. Anta tatakalamu ang lugar ng Arabia. O pwede mo sabi na tatakalamu ng Arabia para maiksila. Anta tatakalamu ang Arabia. Ikaw ay nagsasalita, umarunong magsalita ng Arabic. Ante, ikaw na babae, ha? Ante, tatakalamu Espanya. Ante, ay sa babae, ha? Ikaw na babae ay nakakapagsalita ng Spain. Umarunong magsalita ng lugar Spain, ha? Ito naman yung huma, sila kayong dalawa. Ang huma ay ginagamit sa pwede dalawang lalaki o dalawang babae o isang lalaki, isang babae. Sila ang dalawa, huma yalhabani al-Qur'an. Huma, silang dalawa, pwede lalaki, pwede babae, ha? Silang dalawa ay naglalaro ng bula. Tandaan nyo, ha? Ito yung tinatawag ng mga damir. Mga kapalit na pangalan. Hiya ay ginagamit sa babae. Halimbawa, siya ay maganda. Hiya, jamilatun. Siya ay magandang babae. Hum, ibig sabihin ng hum ay sila. Sila ay naglalaro ng basketball. Kasi akala nila yan. Hum yan ang abunan. Korat asilya. Sila ay naglalaro ng bola. Sila. Hum na. Ganun din. Sila mga babae. Sila ay umiinom ng coffee. Ha? Yun. Para sa mga babae, ha? Nahno. Ibig sabihin na nahno ay tayo.
Nahno nagulo narcos. Tayo ay kumakain ng tinapay. So ngayon, natapos natin ang ism at saka damahil. Mga bata, bago natin ito burahin, ipaliwan na ko sa inyo ulit kung talagang mayroon ba yung netilihan. Una, nakuha natin ang pinatawag na ism, pangalan. Ha? At pangalawa ang pinatawag na damahil, damir pronoun. Ha? So, alam natin ang pinatawag na ism ay lahat ng tumutukoy sa kanyang sarili ay pinatawag na ism. Ang damit naman pronoun ay lahat ng bagay na kapalit ng pangalan, ayun ay pinatawag na damir. So, ngayon, para malaman natin kung mayroon ba yung natutunan, buburahin ko ito at pagbibigay ko ng mga sample at ituro niyo o i-adala niyo yung lahat ng tinatawag na ism. Ha? Buburahin ko. Go! Bago buburahin, basahin ko sa inyo ulit. Ha? Una, ang pamagat natin ay ano natin ay Alugal Arabiya. Ang pinag-aralan natin ngayon ay patungkol sa Arabic language. Una yan, Mizul Asma Fidamair Iljuman Wan Waiha. Pangalawa, Tatbik Kawaidun Nakul Al-Munasabat Di Ad-Damair. Wasful Jumla Al-Basida. Ang kinatawag na isim, Al-Ismu Wal-Kalimatu Lati Tadullu Ala Ma'na Fi Nafsiha. Ang kinatawag na isim yung lahat ng word, kalima, patungkol sa ibig sabihin ng kanyang sarili. At palatandaan sa ism ay mayroon siyang tinatawag na hapuljar. Pumapasok doon ang tinatawag na hapuljar at saka tanwin. Ang tinatawag na tanwin, yung dalawa yung harakat, ha? Bawit. Or hurufil jar wa hurufil nida. At saka yung tinatawag na hurufil nida. Ang tinatawag na hurufil nida, lahat ng tinatawag na mayroon ya. Ya Muhammad, Ya Ahmad, Ya Ibrahim, Ya Zainab. Yun ang tinatawag na harpun nida. So ngayon, ito yung mga sampol. Ang Muhammad ay kasama sa isan. Ang Ahmad, ganun din. Zainab at saka Fatima. Example, Muhammadun waladun jamil. Si Muhammad na batang lalaki guwapo. Zainab bintun jamilatun. Si Zainab ay batang babae maganda. So ngayon, nakuha natin yung tinatawag na ism. So ngayon, dito tayo nilipat sa tinatawag na damair, kapalit ng pangalan. Ito yung mga damair, kapalit ng pangalan. Tulad na ana. Sabi na ana ay ako. Sakul, ana waladun jamilun. Ako ay batang lalaki guwapo. Anta, ikaw. Ikaw, yung kausap mo, ha? Anta tatakan lang la Arabiya. Ikaw ay nakakapagsalita ng Arabic. Ha? Anti ay tinutukoy na ikaw din pero sa babae. Anti tatakan lang la Espanya. Ikaw ay nakakapagsalita ng Spain. Ha? Hua, siya. Masabi na yan, siya. Hua, wala nung jamin. Hua, siya, batang malaking guwapo. Huma, silang dalawa, yan amani al-kura. Sila ay naglalaro ng bola. Niya, siya ay jamila kung siya ay maganda. Hum, sila. Marami ha, yan amun al-kura. Naglalaro sila ng bola. Huna ay sila mga babae. Huna tashrabun al-kahwa. Sila ay umiinom ng coffee. Nahno, tayo ay kumakain ng tinapay. So ngayon, naiintindihan natin. Ha? Ano mga bata? Naiintindihan nyo na. Ha? Kasi, buburay natin at gagawa tayo ng activity para malaman natin kung talagang naiintindihan nyo yung ginawa natin. So ngayon, buburayin ko at magbibigay mo ng mga sample para malaman natin kung mayroon kayong natutunan. So ngayon, mabibigay tayo ng mga sampulan para malaman natin kung talagang mayroon kayong naiintindihan sa ating
klase ngayon. At sana mayroon kayong naibigyan at naunawaan. Na ito mga bata, magbibigay tayo ng activities para malaman natin kung talaga mayroon kayong natutunan. Ang pipiliin lang dito ay saan o saan yung ism at saka damir. Noun at saka pronoun. Underline lang o kaya bilugan. Para madali, ha? Muhammadun. Qa'imun. Ahmad. Ahmadun. Jalisun. Zainabun. Anta tatakallamu Inggrisia. Tak tahu nak dasar.